Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Labis-labis nitong ikinatuwa ni Giselle pagkatapos nitong puntahan ng pulis at ibinalita nito ng pulis sa kanya na mayroon na umano silang suspek dahil nakikita umano nila sa CCTV footage na isa umanong lalaki ang bumangga sa sasakyan ni Dr. Tanyag at matangkad umano ito at murino sa kadahilanan na agad naman din nitong sinabihan ni Giselle ang mga pulis na ipakita umano nito sa kanya ang CCTV footage na kanilang nakikita dahil mayroon umanong suspek ito si Giselle at sana hindi umano siya magkakamali dahil kung tama umano ang kanyang suspek ay hinding-hindi umano nito patatawarin ni Giselle si Dr. Carlos. At dito agad naman din itong inaya ng pulis itong si Giselle na pumunta umano ito sa presinto upang tingnan umano nila ang CCTV footage na nakita nito kung kaya talidali naman ding sumama si Giselle sa pulis. At dito nang makarating na ito sa presinto ay excited na rin itong makita ang mga pangyayari ng aksidente ngunit nang buksan na nito ang CCTV footage ay hindi nito nakayanan ni Giselle nang kaniyang makita ang pagbangga ng sasakyan ni Ubing sa isang sasakyan sa kadahilanan na nawalan ito ng malay at agad naman din itong isinugod sa hospital ng mga pulis. At dito nang magising naman din itong si Giselle ay agad nitong tinanong ni Giselle ang kaniyang pamangkin kung ano umano ang nangyayari sa kanya. At dito agad naman din itong sinabi ni Annalyn kay Giselle na sinugod umano ito sa pulis sa hospital dahil bigla na lamang umano itong hinimatay kung kaya tinanong naman din nito ni Annalyn kung ano ba umano ang dahilan kung bakit ito hinimatay. At dito hindi naman din ito nagdadalawang isip itong si Giselle at agad nitong sinabi kay Annalyn na gusto umano nitong makita ni Giselle ang CCTV footage kung kaya't nakikiusap umano ito sa pulis at dinala umano sa pulis itong si Giselle sa presinto upang tingnan ang CCTV footage. Ngunit nung makita umano nito ni Giselle ay hindi umano niya nakayanan ang kanyang nakita kung kaya't bigla na lamang umano itong nawala ng malay. Sa kadahilanan na ikinatuwa naman din ito ni Annalyn ang kanyang naririnig na mayroon pala umanong CCTV footage na nakita sa mga pulis kung kaya't agad naman din itong nagpapaalam si Annalyn sa kanyang tita Giselle na si Annalyn na umano ang tumingin sa CCTV footage upang malaman umano nila kung sino umano ang bumangga ng sasakyan ng kanilang ama na ikinapahamak umano nito ni Justin. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.